Mahilig ka rin ba sa chicken pastil o gusto mong magnegosyo nito? For today's video, ipapakita ko sa inyo ang version ko ng spicy chicken pastil. Sakto sa timpla at lasa, kaya siguradong magugustuhan nyo to. Gagamit lang tayo dito ng dalawang malalaking chicken breast, mga nasa 3/4 kilo, at ilalagay natin to sa isang pot. Lagyan ng tubig, luya pampatanggal ng lansa, at pamintang buo. Takpan at pakuluan ito for 20 minutes. Kapag nagsisimula pa lang kumulo, tatanggalin natin yung mga impurities na lumulutang dyan sa kanyang sabaw. After 20 minutes, luto at malambot na yung ating chicken. Hanguin ito at palamigin muna para hindi tayo mahirapang maghimay. Kapag malamig na, pwede na tayo mag-flake ng ating chicken meat. Medyo matrabaho yung part na to, pero tiyagaan nyo lang. So eto na lahat yung nahimay nating chicken, kaya mag-start na tayo magluto. Maraming mantika yung ginagamit sa pastil. Maglalagay ako dito ng 2 cups ng cooking oil. Sunod ang minced garlic, at minced onion. Kapag aromatic na, pwede na natin ilagay yung ating hinimay na chicken. Then, haluin muna natin. Tapos, maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng turmeric powder pampakulay, 5 tablespoon ng toyo, at 3 tablespoon ng oyster sauce. Tapos, hahaluin natin ito ng mabuti para mag-incorporate lahat ng mga pampalasang nilagay natin. Maglalagay din pala tayo dyan ng generous amount ng black pepper. Tapos, lulutuin natin ito sa low heat ng 5 minuto. Huwag din kalimutang haluin paminsan-minsan para hindi masunog yung ilalim. After 5 minutes, maglalagay na tayo ng konting suka. Sa paraang ito ay matagal masira yung ating pastil. Munti ko na rin palang makalimutan ang dahon ng laurel. At huwag niyo muna itong hahaluin sa loob ng 2 to 3 minutes. So lulutuin natin ito ulit sa low heat sa loob ng 5 minuto. After 5 minutes, maglalagay na tayo ng konting sugar pampabalanse ng alat at lasa. At syempre, ang ating sili pampaanghang. Lutuin na lang natin to na mga 3 minuto pa. At ayan, ready na ang ating spicy chicken pastil. At syempre, sa dahon ng saging natin yan ilalagay dahil magbibigay yan ng dagdag aroma sa ating pastil. Pwedeng-pwede itong i-store sa bahay para sa mga panahon na wala kayong time magluto. Ilagay nyo lang sa mga airtight na container at hanapin nyo dyan sa baba ang kompletong listahan ng mga sangkap. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!